Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Sagittarius, paunang mensahe ninyo ay creative solutions. Think outside the box. Okay, Sagittarius. Kung meron kayong decision-making na kinakaharap sa ngayon, huwag lang kayong mag-rely doon sa kung ano lang yung comfortable ano ninyo, comfort zone ninyo, kumbaga, no? Maaari din na kailangan ninyo dito ng creative ideas, no? Para masolve ninyo ang problema. At subukan naman ninyo ang bagong approach, no? Sa inyong sitwasyon. We have an ascension lift. Prepare for rapid spiritual growth. Be ready for opportunities. Ayan. So, siguro ang iba sa inyo dito, you know, is going to focus also on your spirituality, no? Maaari din na meron ditong realizations na maiisip kayo, na marirealize kayo regarding sa inyong purpose sa buhay, bakit kayo nandito, bakit, anong mga pinaniniwalaan ninyo, yung mga ganon ba. So, there could be a change, no? Sa inyong mga belief system, sa mga pinaniniwalaan ninyo din sa ngayon. So, be ready for those opportunities na kakatok sa inyo dito, na makakatulong sa inyong spiritual growth. So, what else? We have anchored relationships. Let go now. Forgiveness is freedom. Siguro meron ditong mga sitwasyon, relationships na kailangan na ninyong putulin, no? Maaring ganon. This could be any kind of relationship. Maaring relationship ninyo with your person, relationship ninyo with a friend, relationship ninyo with a co-worker, relationship with a business partner. Depende sa inyong sitwasyon, you know? But maybe, kung ano man ito, alam ninyong hindi na to nakakabuti para sa inyo, hindi na to healthy relationship, kaya it's about time na, naputulin nyo na ang inyong connection with that person, no? Let go now, no? Huwag na ninyong hayaan na magtagal pa. Alam naman ninyo sa puso ninyo na this is toxic na, this is unhealthy na. So, para ano pa? Para mag-stay kayo sa isang sitwasyon na ganyan, diba? So, tignan natin kung ano pa ang ganap dito for Sag. We have first chakra Archangel Michael. Ayan. So, this is foundation, no? This is foundation and stability and security. Kasi maaaring ang iba sa inyo dito, siguro feeling insecure din, no? Feeling insecure. Maaring yan din ang naging dahilan kung bakit kayo merong hindi pagkakaintindihan with this person. Kung sino man itong karelasyon ninyo or kahit anumang klaseng relationship ang meron kayo with that person, because also siguro of insecurity. But Archangel Michael is here to help you, no? And to guide you as well. Kung paano ninyo kung paano maibabalik ang inyong sense of security sa inyong sarili, maging confident kayo, maging assertive kayo, at saka siguro, no, pagdating din sa ibang sitwasyon, relationships man yan, pera man yan, trabaho, pagkakapirahan, maaaring ngayon din tutulungan kayo ni Archangel Michael on how you're going to lay a solid foundation then on those areas of life. What else? We have victory. Magtatagumpay din kayo, no? Kung ano man ang problema ninyo sa ngayon, ano man ang challenges na pinagdadaanan ninyo sa ngayon, rest assured that you are going also to claim your victory. You are also going to, ano, to claim your success dito in the end. Sa una lang talaga, di ba? Wala naman tagumpay na agad nakukuha ninyo tagumpay agad, 'di ba? Successful agad. You really need to work hard, 'di ba? You really need to put your time, effort and energy into something para tayo
ay magtagumpay or para ma-achieve natin kung ano man ang gusto nating ma-achieve. And in this case, no, magbubunga ang inyong pagsisikap. You are going to claim your victory. Meron mga contracts din na pipirmahan kayo sa ngayon o re-reviewin, mga legal documents, binding, no? Documents, agreements, mga ganon. So siguro ano to, maaring merong ikakasal sa inyo dito, no? That could be marriage contract or kontrata ng lease, ng renta, ng upa, or siguro kontrata ng may mga bibilhin kayo na mga equipments or bibilhin kayong mga properties. So siguro meron mga kontrata kayong pipirmahan or mga legal documents kayong pipirmahan, no? Tignan natin kung ano pa ang ganap dito for Sagittarius. We have Ace of Wands. Napakagandang energy nito kasi Aces is that represents beginnings, no? Kaya meron kayong bagong sisimulang sitwasyon dito sa buhay. Maaring ito ay opportunities, no? Trabaho, pagkakaperahan, source of income, investments, maaring ganon ang sisimulan ninyo dito. What else? We have Wheel of Fortune. Sagittarius, may victory na kayo, may Wheel of Fortune kayo. So, napakaswerte ninyo sa ngayon kasi si Wheel of Fortune, this is good luck and good fortune on your side. Nasa inyong horizon ngayon ang swerte. Siksik, liglig, umaapaw na swerte ang nandito sa inyong horizon. At maraming movement ang maaring mangyari dito sa buhay ninyo, Sagittarius. Depende sa inyong sitwasyon. But definitely, there is going to be some kind of positive changes, no? Kasi hindi lang isang parte ng buhay ninyo dito magkakaroon ng pagbabago. So, these are positive changes coming your way, no? Unti-unti, merong mga pagbabagong magaganap sa iba't ibang parte ng buhay ninyo dito. So, good luck to that. We have the Hermit. Ayan, this is Virgo energy. So, maybe you are dealing with a Virgo or siguro meron kayong Virgo placements sa inyong chart. Iniimbitahan din kayo dito na magmuni-muni kayo, magnilay-nilay kayo, mag-reflection mode kayo. Kasi maaaring super pagod na kayo, no? Maaaring super pagod na ang inyong katawan. And of course, pati na din yung inyong isipan ay maaaring pagod na din. Kaya inibitahan kayo dito na mag-solitude kayo so that you'd be able to connect with your soul, no? At the same time, pag nagpapahinga ang katawan, nagpapahinga din ang isipan. So, maririnig nyo din dito yung divine guidance din sa inyo ng divine universe. What else? We have the Hanged Man. Ayan. So, pagka mag-anak, no, silang dalawa. At nakita ko din dito, meron tayong Hanged Man, Hermit, and Wheel of Fortune. So, these are all major arcana. So, out of four tarot cards dito, tatlo yung inyong major arcana. That means na there is significant event na mangyayari sa buhay ninyo dito that would have a great impact or would have a long-term effect, no, sa buhay ninyo. So, talagang matindi ang mga kaganapan sa buhay ninyo sa ngayon. Lalong-lalo na na nababalot kayo ng swerte, may victory kayo. So, ang ganda-ganda. Meron tayong Ace of Wands. So, maraming pagbabago ang mangyayari dito sa buhay ninyo for the better, no? Kaya kayo inaanyayahan dito na mag-solitude kayo, mag-reflection mode, introspection mode, because there are divine guidance dito na ibibigay sa inyo ang universe, no? Sa Hanged Man, ganun din. Meron ditong maaring bagong perspective, new ideas, or new plans na papasok sa isip ninyo dito, and that is to guide you, no, kung saan kayo dapat mapunta or saan kayo dapat makarating. So good luck. That's all I have for you for the week. Thank you for watching. Love and light. Namaste.